for today's vlog is regarding sa isang question na kung okay ba sa Saudi. What's up guys? Welcome to Pinoy KSA Vlogs. So for today's vlog is regarding sa isang question or sa isang comment na okay ba sa Saudi. Siguro dahil pinoment yun sa isang video about the tips bilang isang OFW first timer. Ibig sabihin siguro yung tanong niya is okay ba sa Saudi kung magwo-work ka. So yung video ito is para sa mga first timer na magbabalak na mag-abroad at pumunta sa Middle East, may Saudi Arabia. Lahat ng mga opinion, sasabihin ko dito ay base sa aking karanasan. Been in Saudi Arabia for 10 years. Ng mga ibibigay kong opinion na impormasyon ay base sa aking first-hand experience. Tanong ng isang first-time OFW, okay ba ang Saudi? Una, marami sa ating mga Filipino na gustong mag-abroad, ang pinakamabilis para sa mga first-timer ay, of course, ay sa Middle East, lalo na sa Saudi Arabia. Lalo na kung meron ka mga bagong experience, kaya maraming mga Pinoy sa KSA. Para sa mga nagsisimula sa kanilang mga career nila sa abroad, maraming Pilipino sa Saudi na nagtatrabaho sa iba't ibang larangan, nandyan ang mga kasambahay natin, constructions, healthcare, at kagaya ko sa hospitality industry, waiters, mga hosts, mga restaurants, yan, dyan po tayo galing. Depende pa rin kung saan ka mapupunta sa Saudi kasi meron dyan yung Jeddah, yan, tsaka yung sa Eastern Province, ito yung bar. So may mga lugar din na medyo malalayo, parang medyo remote, pero maganda rin naman din daw doon base sa mga ibang Filipino na nakakausap ko. Nag-start din ako sa maliit na experience sa fast food sa Pinas at nang mag-apply ako sa agency dyan para sa isang bubuksang restaurant dito. Ito ay isang malaking kumpanya kaya natanggap agad ako. Actually, marami kami noon kasi malaking kumpanya ang nag-hire sa amin. Then, first, magiging tanong din kung safe ba sa Saudi kasi marami tayong nakikita sa social media. May iba talaga mga tao na pag sinabing Middle East, is iba agad yung isip nila, which is negative. Pero base sa experience ko, safe ba sa Saudi? Safe sa Saudi Arabia as long as decente ang kilos mo, marunong kang makisama, mapagmasid ka sa paligid, at sumusunod ka sa anumang mga rules, policies, mga do's and don'ts. Makinig ka sa mga nakakatanda, lalo na yung mga matatagal na sa... Meron silang mga advice na nakakatulong sa'yo. At meron din namang mga advice na dahil syempre matagal na sila, meron silang parang urge to do something that it's against the policies or rules. Experience mo to, pero it depende pa rin sa'yo kung tama ba or maling gawin ito. So nasa sa'yo pa rin yun. Lalo na rin sa mga taong malalandi, huwag masyadong malandi. Ang Saudi Arabia ay itinuturing na isang medyo ligtas na bansa para sa mga residente at mga bisita. Ang antas ng krimen ay mababa kumpara sa maraming ibang bansa, lalo na sa mga lugar tulad ng Riyadh, Jeddah, at iba pang pangunahing lungsod. Gayunpaman, may mga bagay na dapat tandaan. Una, mga maliliit na krimen. Bagaman bihira, may mga insidente ng mga maliliit na krimen gaya ng pagnanakaw ng mga personal na gamit, mahalaga pa ring maging mapagmatyag sa iyong paligid at panatilihin ang iyong mga gamit na ligtas. Number 2, mga batas at kultura. Ang Saudi ay may mahigpit na batas at kultura na dapat igalang ng lahat ng residente at bisita. Ang mga krimen na nauugnay sa droga, alkohol at immoral na pag-uugali ay lubos na pinarurusahan. Pag-iwas sa alitan. Iwasan ang mga alitan at siguraduhin sundin ang mga lokal na regulasyon, lalo sa mga pampublikong lugar. Sa kabuuan, ligtas ang Saudi Arabia para sa mga taong sumusunod sa kanilang mga batas at kultura. Okay pa sa Saudi yung mga company at yung trabaho? Sabi ko nga kanina, depende ang sa field mo kung saang lugar ang workplace mo. Ako kasi sa isang malaking restaurant ako nag-start sa Jeddah. So busy yung lugar malapit sa establishment. Malaking company siya, so maraming policies and rules na sundin. Nakapagod ka, malaking restaurant, then kami yung nag-open on. And marami kami iba-ibang lahat. Kaya nga pag ang isa sa mga tips ko noon sa mga bilang first time OFW, dapat buo ang loob mo. Physically, mentally, spiritually, emotionally, ready ka. Kasi
iba pa rin yung first time mo na pumunta sa ibang lugar na malayo sa pamilya na talagang ikaw lang, although meron ka mga kaibigan, may kanya-kanya silang buhay. May mga kasama ka sa room, may kanya-kanya silang buhay. Pero ikaw at ikaw lang din, laging makakatulong sa iyo. Sa sweldo, depende sa field mo pa rin kung magkano yung suswaldihin mo. Tama lang yung sweldong to kasi walang salary tax sa Saudi Arabia compared sa mga Western countries gaya ng Australia, Canada, New Zealand, yung mga Western countries. Ang daming tax. So parang ang dating is ganun na lang din yung babagsakan, although mayroong pagkakaiba or konting difference lang din. Kung magaling kang humawak ng pera, makaipon ka. Kailangan mong maging matalino sa paghawak ng pera, lalo sa sweldo mo. Makukuha mo naman ang sweldo mo ng buong buo. So, dapat meron ka ng budget na ginagawa sa expenses, sa needs, wants, at savings, especially sa savings. Huwag ubos-ubos biyaya. Kasi naranasan ko yan. Nung syempre, bago pa tayo, gusto natin laging merong, I deserve this. Kailangan natin ng bagong cellphone, yung pinakalatest na cellphone. I deserve this na magkaroon ng sapatos. It's okay lang, basta meron kang budget, huwag ka mauungutang, huwag mong gagamitin as much as possible ang credit card mo. I've been there, so mahirap siya maging wise sa paghawak ng pera at mag-ipon. Mga trabaho naman, sa mga company, meron mga malalaking company na pag nagpapasweldo is on time. Pero marami ding mga balita na ibang company at iba nating mga kasamang OFW na ang sweldo nila is delayed. Nangyari din po sa akin yan kasi nung lumipat ako ng ibang work field is yung company is nadidelay po yung sweldo. If you have time, meron naman tayong internet, in-search natin yung company. I-reviews if meron, kung meron, and then magtanong kung maganda ba yung company pupuntahan natin. Regarding naman sa mga tirahan, sa mga company, gaya nung sa company sukan kong trabaho, hindi nila sagot ang accommodation. So, medyo malaki yung binibigay nilang sweldo pero hindi nila sagot ang accommodation at ang transport mo. So, ibig sabihin, nandun na yung ikaw ang magbabayad ng bahay mo, maghahanap ka ng bahay, ng room, sagot mo na rin yung pang-taxi mo. Ginagawa ko, nung nag-open kami ng isang ng restaurant, lagi akong kumukuha ng room na malapit sa trabaho para lalakarin ko lang. Kung magta-taxi ako, iko-compute ko siya, tas plus bahay, kung ganun din yung mga gastos ko, kukuha na ako ng furnished na room na solo ako or may isa akong kasama. So, ganun lang yon. Pag nandun ka na, pwede ka namang magtanong sa company about it, lalo na kung hindi nila sagot yung accommodation and transport. Pero, na-experience ko din naman na sa isang company, restaurant din siya, fast food, na sagot nila yung transport mo papunta at pabalik, and then sagot nila yung sa accommodation. So pag sa accommodation, expect mo na marami kayo dyan. Pero sa mga ganong paraan, mas makakatipid ka. Although, ang ginagawa ang sa iba, medyo maliit ang sweldo, pero sagot ang accommodation at transport, parang ganun na rin yun. Yung iba naman, malaki nga yung sweldo, pero sagot mo ang rerenta at yung taxi or transport mo. Then, second thing is, mura ba yung mga rentahan dito? Actually, nung rumenta kami, nung una naming dating, baling grupo kami, tanda ko, pito yata kami, rumenta kami ng isang room na may, baling dalawang room yon na may toilet, so pito kami, nakalimutan ko na parang, wala ko nasa 500 siya or hindi pa siya furnished, so kami pa yung bumili ng mga gamit namin, bed, mga kung ano man na kailangan sa bahay. So habang tumagal-tagal na, nung nalipat ako ng ibang branch, yun is agenda pa, nung nalipat ako ng ibang branch, napunta naman ako sa Riyadh. Doon, nakakuha ako ng malapit sa workplace namin, and then our apartment hotel siya. So fully furnished na siya. Nakuha namin yun for 500, pero kompleto na yun lahat na nandun. Mura na. So depende pa rin sa paghahanap ng bahay, consider mo lagi yung safety ng place. Kahit umalis ka, safe. Pag-uwi mo, safe pa yung place. Building, kasi may ibang building na sobrang luma talaga, na lumang-luma na yung building, which is mura ka nga, pero luma yung building. Meron namang mga bagong-bagong building, pero medyo mahal siya, furnished na or hindi siya furnished. Pero safe naman, may mga security, lalo na yung sa mga fire alarm system, yan yung mga dapat mong tandaan. Career-wise, oo, maganda ang
pumunta sa Saudi Arabia, lalo kung isa kang first-timer, lalo sa karir mo, pagkuha ng experience. Makakatulong ito para mag-improve ka at matuto ka ng maraming bagay at magandang hakbang if may plano ka na mag-excel sa field mo, kung anumang field mo, kung sa construction, caregiving, healthcare, or kung saan man yan. Makakatulong ito kung gusto mong mag-ibang lugar, like in Western countries. Bilis if galing ka doon, but you should do it in a legal way nga, sabi nga. So, para sa mga bagong OFW or first-timer OFW sa Saudi Arabia, yes, maganda naman siya para sa iyong unlad. Siyempre, maku-culture shock ka sa una at kailangan mo mag-adjust. Kailangan mong matutunan ito. You need to learn how to adapt sa environment mo, sa mga tao, sa workplace. Nandito ka na talagang may time na bugbog yung katawan mo. Ipapayo ko lang is always go back sa goal mo. Nung nag-start kang mag-isip na magpunta ng abroad, ano ba yung goal at dreams mo? Kailangan sulat mo yun and then make a plan for it. Save. Learn everything that you can learn to improve your skills. At magkaroon ka ng isang goal, ng path, kung ano ba yung gusto mo. Hirap pag wala kang goal sa buhay kasi walang katutunguhan yung pag-abroad mo. One more thing, pag nandun ka na, yung klima. Ang siyempre pag Middle East, mainit. Sobrang init. May disyerto, so mainit siya. Although lumalamig, for example, sa Jeddah, ang init doon is medyo humid. Sa Riyadh, mainit talaga doon. Init doon yung sobrang tag-init, kainitan. Para kang, alam mo yung nagsisilab ka ng apoy. Tapos parang nandun ka, tapos ramdam mo yung ganun. Ganun yung init niya, lalo na sa umaga at patanghali hanggang hapon. So sa Alcobar naman, medyo humid din kasi malapit ito sa dagat. So iba-iba, mga tao is, sila lumalabas ng gabi, masyashock ka na walang tao sa labas, wala masyadong sasakyan, may iba na sarado yung mga stores kasi sa umaga, parang yun na yung nagiging pahinga nila. Tapos tsaka sila nag-o-open sa hapon at gabi, lalo na yung sa restaurant namin. Open naman kami sa umaga, pero sa gabi, full blast sila lagi kasi sa gabi sila lumalabas. Mostly tao sa gabi lumalabas dahil na rin ng klima. Sa umaga kasi mahirap talaga. Paglalabas ka sa umaga, minsan ikaw lang yung lumalakad kasi mainit. Makikita mo na wala masyadong tao sa daan, so laging mag-init. Nakakapagod talaga mag-abroad, lalo sa work. Depende pa sa amo mo or depende sa mga naging boss mo. Iba't ibang ugali ang mararanasan mo dahil iba't ibang tao din naman yung nakakasama mo. Kailangan habaan mo yung pasensya at pangunawa. Kailangan mo maging matatag, palakaibigan, pero huwag basta-basta magtitiwala. Set boundaries pa rin. Dahil merong mga tao na pangbalak sa'yo. So kailangan mong maging matalino about it. Ngayon, for me, okay ang Saudi para sa mga first-timer OFW. Laging haluan lang ng panalangin. Set your goal at purpose kung bakit ka nag-abroad. Mag-ipon, mag-ipon, at huwag magwaldas. Iwae sa paghahawak ng pera. Stay in touch din sa family. Kasi sila ang magbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Sa ngayon, yan na ang pag dumating sa time na malungkot ka, na homesick ka, just call them, yung taong nagpapalakas ng loob mo, and then go back again sa goal at dream na naisip mo kung bakit ka ba nag-abroad. Yun, malaking tulong yun. Then, sa ngayon, yan na lang muna. Gusto ko lang i-share yun, at if may tanong ka, mag-comment ka lang, or kung may additional ka pang sa tingin mo is kulang base sa karanasan mo, you're free to comment. At maraming salamat sa panonood ng vlogs. Please like, share, and subscribe. At patuloy na pag-suporta sa Pinoy in KSA vlog. So, maraming salamat din sa mga nanood sa mga previous vlog ko. Nagaya nito. Tatag ko dito, first time, mga tips sa mga first time OFW. And then, maraming salamat. Masalamat.